Sa tagal kong nagpe-PayMaya, siguro ang kinita ko na sa kanya is almost 2,000 pesos. Kasi parang every month, nagbabayad ako ng bills sa kanya, siguro mga dalawa or tatlong bills. O kung meron akong 10%. Welcome sa YouTube channel ng Enticing Angels. So kung bago ka rito, syempre kailangan mong gawin yung mga sumusunod. Click the subscribe button, hit the notification bell, and syempre patamsa po para sa video na to. Yun naman po ay pakiusap lang kung okay lang naman. Sure. So, the purpose why I have the vlog today is for me to share the information regarding how to earn online. So, paano ba ako kumikita online? Actually, these are just applications na ginagamit ko, and through these applications, meron ako nakukuhang discount, may nakukuha ako mga benefits. So, this will be yung PayMaya. So, si PayMaya almost the same with GCash. So, paano ba tayo magkakaroon ng PayMaya account? Una muna, just go to Google. Siyempre, type mo lang yung PayMaya, search for the page, or search for the webpage niya. So, may makikita ka dong register, then just simply register. Basic info lang din ulit. So, anong kailangan mo? Kailangan mo lang ng number at ng internet. Yun lang yung dalawa na kailangan mo for you to have the PayMaya account. So, paano yung nagka-cash in? Same lang din kay GCash. You can cash in at any pawn shop, banks, convenience store, and also bayad center. So yun yung mga common areas kung saan pwedeng magkaroon ng pagka-cash in kay PayMaya. But for my case, ang ginagamit ko is, syempre para mas hindi hassle, para convenient, sa convenience store. So, yung pinaka-sikat naman na convenience store will be 7-Eleven. So, I usually drop by sa 7-Eleven. Halos lahat naman ata ng barangay ay may 7-Eleven. O sa aming lugar lang ha. Just, or sa Metro Manila or something na medyo urbanized yung area. I just don't know with dun sa mga medyo far-flung area. Wow, far-flung area. Cash-in ako through convenience store. So, madali lang naman yun. Just, simply go to your to pay your buy all. You just simply go to your PayMaya account, tapos meron dong cash in, tapos pakita mo lang yung pinaka-barcode mo sa convenience store, sa 7-Eleven kung yun man pinapili mong pinaka-convenience store. So, cash in, you have already the account, you already have the load, or you already have the amount on your PayMaya account. So, paano ko ngayon kikita? Through PayMaya. So, kikita ka gamit si PayMaya, kagaya rin ng kay GCash. Meron siyang bills payment, meron siyang tawag dito, pay using QR, meron din siyang buy loads. So far, ang nagagamit ko pa lang naman sa kanya is yung buy loads saka yung pay bills. So, sa buy loads, same thing din. 5% din yung pinaka makukuha mong rebate upon purchasing load sa PayMaya. Then, for the bills payment, kadalasan, kada cut-off or kada sahod, 15 and 30, meron silang pinaka-promo. Usually, 10% yung pinaka-mababa. You can get 10% kung magkano man yung pinaka-babayaran mo. Ang cap niya is usually 200 to 300 pesos. And sa tagal kong nagpe-PayMaya, siguro ang kinita ko na sa kanya is almost 2,000 pesos. Kasi parang every month, nagbabayad ako ng bills sa kanya, siguro mga dalawa or tatlong bills. O kung meron akong 10% doon, palagay mo ng 100 to 200 pesos, eh medyo matagal-tagal na akong gumagamit. Almost a year na rin. So, medyo marami na talaga akong na-accumulate kay PayMaya.